Walang naitala ang NDRRMC na pagyanig ng Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Hindi rin daw lumala ang volcanic activity ng Bulkang Mayon. Para sa latest mula FIVOX, naroon po si Mark Zambrano. Mark? Maris, patuloy na binabantayan ng NDRRMC ang Bulkang Mayon matapos ang phreatic eruption na naganap kahapon. Alas 8 ng umaga kahapon nang naganap ang isang phreatic eruption sa Bulkang Mayon. Umabot ng 500 meters ang taas ng ash cloud na nagmula sa bulkan. Ayon sa NDRRMC, walang naitalang pagyanig sa loob ng nakaraang 24 oras at nananatili sa loob ng background levels ang seismic at gas emission parameters. Wala ring naitalang paglala ng volcanic activity. Sa pinakauling tala ng NDRRMC, 5 tao na ang nasawi, kabilang ng 4 na German national at isang Filipino tour guide. Wala naman ang naiulat na nagtamo ng minor injuries, kabilang 4 na Thai national at 4 na Pilipino. Isang babaeng Thai national umano ang nawawala. Ang Pilipinong si George Cordovilla na nauna ng napabalitang nasaktan ay nakaligtas at walang pinsala sa katawan. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng NDRRMC sa FIVOLC sa Department of Health para sa latest updates. Patuloy din maris ang operasyon ng AFP, Philippine Air Force, Philippine National Police at ibang ahensya ng gobyerno sa Albay, lalo na sa loob ng danger zone. Naglabas na rin ng mahigit 1.6 million pesos na standby emergency resources ang DSWD. At maris, kahit walang nakitang karagdagang volcanic activity mula sa Bulkang Mayon sa loob ng 24 oras ay patuloy na binabalaan ng NDRRMC ang mga taong nakatira sa paligid nito na maging alerto sa posibleng pagbago ng sitwasyon sa paligid ng bulkan. Yan muna ang latest mula dito sa NDRRMC. Maris? Maraming salamat, Mark Zambrano.